Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po ang Sabat Kalayaan Islands. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, araw ng Baklaran, September 21. Anibersaryo po ng deklarasyon ng martial law 44 years ago. 84 days na po ang Duterte administration at 84 days na hindi natin namimiss ang tuwid-tuwid na daan. Samantala, 95 days na lang, Pasko na. Magandang umaga, Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Ganun din sa lahat na naabot ng radio broadcast natin sa DZIQ, 990 AM kHz. Good morning din sa mga nasa streaming media, sa ating live stream, sa news websites natin, radio.inquirer.net at sa inquirer.net. Ganun din sa Facebook. I-like lamang po tayo sa Inquirer 990 TV. Ganun din sa YouTube, nandun din po tayo. Nasa cellphone na rin tayo sa pamamagitan po ng mobile app ng Inquirer Mega Mobile. I-download lamang ang Radio Inquirer sa App Store. At kung kayo po yung naka-iPhone ay sa Play Store. Google naman ay sa Play Store. Nasa digital television na rin po tayo, mga kababayan. Sa mga digiboxes ng ABS-CBN Plus, tayo po ay 16 or 18. At nasa generic boxes tulad ng RCA, Godon, Magnatech at iba pa. Channel 16 po tayo sa iba't ibang o sa Beam Television. Ito po ang himpilan ng balanseng pagbabalita. Walang takot na pamamahaya. Kami po ang Radio Inquirer 990 sa inyong AM band at Inquirer 990 Television naman sa streaming media, mobile app, digital TV at digiboxes. Ako po si Jake Madarazo. Arlene de la Cruz. Jake Madarazo. Banner Story. Banner Story. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. We are a nation of inquirers. Ito po inyong programang Banner Story. Siyempre makasama natin si Miss Arlene de la Cruz. Alas 6:11 ng umaga, mga kababayan. Banner Story. Banner Story. Narito na mga may init, pangunahin, bagong-bago na mga headlines ng Radio Inquirer News and Information Center sa panulat po ni Ms. Donna Dominguez Cargulio. Banner Story. Banner Story. Ang ating headlines, 25 bahay na tupok sa sunog na naganap sa Valenzuela City. Tinupok ng apoy 25 bahay sa Barangay Karuhatan. Nagsimula ang sunog ilang minuto bago mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Alas 2.15 na madaling araw na iakyat sa Task Force Alpha ang alarma. Tinati ang abot daw sa 330,000 pesang halaga ng mga nasunog na ari-arihan habang isang fire volunteer naman ang nasugatan matapos tamaan ng fire hose. Banner Story. Banner Story. Hinihinalang biktima ng salvage sa natagpuan sa Maynila. Isang lalaki na nakilalang si Laugan Camille. 47 na taong gulang batay sa driver's license na nakuha sa kanya ang natagpuang walang buhay sa Arroceros Extension, Loton, Maynila. Balot ng packaging tape ang mukha at paa ng lalaki na kagapos ang kamay. Iniwanan pa ng karatulang mangkay ng biktima na may nakasulat na Kagilao. Drug lord ng Mindanao, susunod na kayo. Banner Story. Banner Story. Crew ng na-isolate na Saudi Airlines dahil sa maling distress call, mananagot. Banner Story. Banner Story. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na may mananagot sa pagkakamali na ganap kahapon sa isang flight ng Saudi Airlines. Dahilan para ito ay ilang oras na ma-isolate sa NAIA at maabala ang mga pasahero. Ayon kay CAP spokesperson Eric Apolonio, nagsagawa ng investigasyon. Ang CAP inspector nagsumiti naman sa Director General ng CAP. May karampatang sanction anya at penalty sakaling mapatunay na karoon ng pagkakamali ang crew ng eroplano. Banner Story. Banner Story. Sa ibayong dagat, piloto ng spy plane ng US Air Force patay sa plane crash. Banner Story. Banner Story. Nasawi isang piloto ng US Air Force habang sugatan isa pa matapos mag-eject sa sinasakyan nilang spy plane sa Northern California. Ayon sa US military, bumagsak ang eroplano ilang saglit matapos tumag-take off
sa Beale Air Force Base. Magsasagawa sa ng training mission ang naturang spy plane. Banner story. Banner. Yan po nga yung mga headlines, mga kababayan, mula po sa News and Information Center ng Radyo Inquirer. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banners. Samantala, punta naman natin ating mga headlines sa data screen na napaparoon nyo sa Facebook, napaparoon din nyo sa YouTube, ganun din sa ating desktops at sa cellphone, sa ating mobile app at sa digital TV ng Beam Television. Yan po ang ating mga breaking news din sa data screen sa ilaba ng aking sa ibaba ng ating TV screen. Ayon sa PAGASA, meron silang binabantayang LPA near Guam which may enter PAR in the next few days. Yan po. Meron daw pong low pressure area dyan sa may bandang Guam. Ang magiging pangalan nito kung sakasakali ay magiging Helen. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo. Samantala mga kababayan, eto pa po, hiwalay na sina Brad Pitt at saka si Angelina Jolie. Kilala nyo naman yan, Brangelina. Ang sabi naman ng iba rito, tuwan-tuwa daw si Jennifer Aniston. Ang sabi naman ng iba, yan ang nakuha mo. Nang agaw ka ng asawa, hiwalay din kayo ngayon. Yan ang sinasabi, no ha? Ang sabi ng Forbes.com, ito raw pong si Brad Pitt at saka si Angelina ay kumita ng $550 million. Magmula nung 2004, nung yan po pareho nilang kinikita, ano sila eh, conjugal partnership. No? So maghahati sila rin. Ang problema, ang kosto din ng anak nilang walo, eh mukhang mapupunta kay Angelina Jolie. Okay. Ang laki ng kinikita nila, $555 million in 12 years. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banners. Ang dahilan pala kung bakit daw nag-file ng divorce itong si Angelina Jolie. Actually, dalawang taon lang silang kasal eh. Kasi 8 years sila nagsama, wala silang papel eh. Pero nung 2 years ago, nagpakasal. Ang dahilan daw ni Angelina Jolie ay ito ha, substance abuse at anger. Ibig sabihin, wala raw tigil si Brad Pitt sa pagmamariwana. At mainit daw ang ulo pag nakikita raw yung kanyang mga anak. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banners. Pero sa larangan ng showbiz, meron daw chismis. Ang sabi ng paparazzi, pinasundan daw itong si Brad Pitt eh. At may private spy sinundan dahil yung kanyang kapartner ngayon sa pelikula, si Marion Cotillard, no? Eh mukha raw meron silang affair. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Meron palang love triangle, ha? Yan ang matindi. Iba talaga magalit ang mga... alam nyo naman si Angelina Jolie. Anong masasabi mo sa babaeng ito? Ang tapang, ha? Tinanggal lahat yung dalawa niyang dibdib dahil sa baka may cancer siya. Tinanggal din yung kanyang ovaryo at saka yung kanyang fallopian tube. Tinanggal din dahil meron siyang nangangamba siya na mataas daw yung kanyang porsyento ng cancer. Ang tapang din ito, di ba? Ang tindi. Pero meron silang anak ni ano ha? May anak sila ni... yung sa dugo nila, biological parents sila. Meron silang anak na tatlo. Yun ang pakakaalam ko, mga babae. So yan po ang mga bago niyan. 555 million ang paghahatian nila. Pagkatapos ang dahilan daw ay substance abuse at saka anger. Magagalitin daw itong si Brad Pitt. Ang sabi naman ng mga chismoso, hindi, nahuli niya yan. Kay Marion Cotillard, ang tawag nila. Ha? Hindi ko alam kung tama yung apelido ko mamaya sa main hindi. Samantala, sa magdamag, ang bilang na ating mga nag-oobserba, 6 yata ang patay. Sa magdamag, sa Maynila, Caloocan at Muntinlupa. Sa Maynila, meron 3 sa Malate. Ha? Merong isa na, dami, marami. Anyway, tignan natin. Ang may bilang nito, si Don Bantay Mangkahit. Samantala, sa Brazil, mga kababayan, ito, dating presidente,
haharap po ng kaso, will stand trial for money laundering at saka corruption. No? Report po ng Associated Press, ha? Dating presidente ng Brazil, haharap sa kaso ng corruption at money laundering. Report po yan ng Associated Press. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Storm. Ang pag-asa forecast for the day, mga kababayan, southwest monsoon will affect the western section of southern Luzon. Yan po. Habagat pa rin tayo, pero yung habagat mukhang pahina na, ha? Kanina madaling araw din. Bukod sa meron tayong sunog, meron tayong binabante ang bagyo, meron ding medyo malakas-lakas sa lindol dyan po sa Minas, Cebu, sa Batangas. Yan po ay magnitude 3.1. Kanina po alas 12:54 ng madaling araw, ba, makalipas lamang hating gabi. Magnitude 3.1 quake tumama sa northwest ng Nasugbu at 12:54 a.m. today. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Yan po ang ating mga headlines, mga kababayan, sa data screen. Magandang umaga sa iyo, partner. Good morning, good morning. 95 days na lang ay Pasko na at ngayon ay 44 years anniversary po ng martial law. May mga kilos protesta ba ngayon? Mga grupo yata ng anak bayan ni Narizo Ontiveros ang nakapasa. 44 years? Ano ba naman kayo? Oo. 44 years anniversary. Good morning po, good morning. Mm-hmm. In the meantime, meron na tayong report from Pag-asa may binabantayan daw LP ito. Mm-hmm. Sinasabi mo kanina sa bahagi ng Guam, si Benason Estareja ng Pag-asa. Good morning. Yes, good morning po. Good morning, Benason. Sa ating mga taga-subaybay ng Radio Inquirer, sa ngayon po makakaasa pa rin ng maulap na kalangitan ng ilang bahagi o malaking bahagi ng Luzon. Dahil pa rin po sa southwest monsoon or habagat, asahan po maulap na kalangitan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, ganyan din sa mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Hilagang Palawan. May kasama po mga pagulan na light to moderate at pagkilat pagkulog. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng bansa, asahan naman po ang bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw at minsan ay magiging maulap at magkakaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa ngayon, ang temperatura natin sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning sa ngayon at wala rin naman tayong namomonitor na bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa sa susunod na dalawang araw. Ang ating sunrise ay 5:45 kanina at ang sunset naman po ay 5:53 ng hapon. At ang ating Philippine time, yes po. Meron kayong binabantayan daw na cloud cluster o low pressure area na dyan sa may malapit sa Guam? Yes po, nandun lamang po sa southeast of Guam and around mga 2,000 to 3,000 kilometers po away mula sa Mindanao. So ang latitude nito ay nasa Mindanao pa rin? Yun ang kapantay niya? Yes po, nasa northern Mindanao. So may posibilidad ba na pumasok ito sa atin, sa ating par? Kung sa par po, malaki po ang chance nito ay pumasok sa ating par bilang isang bagyo. Bilang isang bagyo? Apo. At kung titingnan natin yan, ay nakikita ko rin sa may himawari ninyong satellite picture sa bandang kanan. So, kailan papasa sa par yan? Mari po pumasok ito sa par sa weekend, more on Sunday po. Sunday siya papasok. Apo. At kung sakali na lalakas ba yan, magiging tropical depression tulad ng sayo mo, magiging bagyo, ano magiging pangalan niya? Ang next po natin na pangalan ay Helen. So letter H na po tayo. Helen siya, no ha? So Helen, ang takbo nito ay... more west-northwest pa rin. Po. West-northwest. So papunta pa rin ang... Ang po talaga niya is more on extreme northern Luzon pa rin. Ah, Batanes pa rin, ano ha? Apo. Okay, so sige. So yan ang babantayan natin, no? Cluster of... low pressure area na ba siya ngayon? Sa ngayon po, hindi pa po more on cloud clusters pa rin. Okay. Pero within 24 hours po, possible yung intensification. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja ng Pag-asa. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Storm. Banner Storm. Samantala, punta naman natin ang ating mga headlines sa website. Sa ating radio.inquirer.net, Philippine Constabulary, natatandaan niyo pa ba yan? Nais buhay ni Duterte. Ang actual yung gusto niya at ang sinabi niya, paghihiwalayin uli
yung Integrated National Police at yung Philippine Constabulary. Pero meron naman ngayon yan, di ba? NCR, yung, ano yung tawag, NCRDC Command. NCRDC Command. Pero ito yung isang unit lang. Mukhang ito yung buong, ano, buong tulad nung dati, yung gusto niyang ibalik. Sa iba pang mga balita sa radio.inquire.net, European Union nakatikim ng mura at dirty finger mula kay President Duterte. Ang haba ng speech ni Duterte kahapon. Layo na yung dinribe ko, palipat-lipat ako. Ano, Diyos ko, sabi ko, hindi pa tapos. Nandito na ako sa Manila. Nagsasalita pa rin siya. Matapos maisiwalat sa House Probe, cellphone ni De Lima, pinatakti ng libo-libo mga hate messages. Ibig sabihin, yun pa rin ang kanyang cellphone, hindi niya pala pinalitan kasi nakatanggap ng iba't ibang messages pa rin. At yun yung number na tinatawagan natin dito, di ba, Rose? The same number. Duterte, partisan agenda ng House Probe, kinastigo. Ang kumastigo dito, yung mga Magda Law representatives. Duterte, walang kinalaman sa Dilima ouster, giit na mga kaalyado. Pagsasalarawan ng martial law sa mga libro, dapat ayusin ayon kay Senator Bam Aquino. Pagbuwag sa PCSO, pinag-iisipan na ni Duterte. Ex-girlfriend ni Quezon City Councilor Hero Bautista nawawala. September, ano pa yata ito? Last week siya nawawala, no? Babaeng negosyante dinukot sa Sambuanga. Abu Sayap na naman ba ito? Angelina Jolie, gusto nang hiwalayan si Brad Pitt. Siya po ang nag-file ng divorce. May sinasabi ka kanina, may nahuli? Si Marion Cotillard pa, parang ganun. Patingin ang picture, ha? Gubod ng ganda. May pelikula sila ngayon. Hanapin mo yung picture. May pelikula daw. Oo. US may bagong pinangalan ng terror group sa Syria. E di parang nung nangyari sa kanila noon, nung ginawa nila yung Mr. and Mrs. Smith, di ba? Doon na in love sa kanya si Brad. Sabi naman na iba, karma daw. Carmi ba yun? Dahil kay Jennifer Aniston, di ba? Pati, ayan, papakita na kaagad yung picture. Ang bilis naman ni Mary Rose Cabrales. Amaya-amaya ng konti. Yan po ang mababasa nyo sa radio.in. Ayan pala naman. Ay, kamukha siya ng asawa ni ano? Sino ito yung asawa ni Ashton, ano? Something. Si Jennifer Aston? Oo. Hindi, sino to yung sa 2 and a Half Men? Oh, pero chismis yung asawa niya. Kamukha yung babae, ha? Babae. Pero sabi raw ng paparazzi, nahuli raw, may affair. Ah, talaga? Kamukha rin Angelina eh. In the meantime, ang problema kasi wala nang bibig. Punta naman natin ang daloy ng trafiko. Si Emma Loriston, MMDA is on the line. Emma? Yes, good morning po, Ma'am Arlene and Sir Jake. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon ng traffic sa bahagi po ng EDSA. Southbound lane po, magmula dito sa may flyover ng Timog, nagsisimulang magbagal po yan patungo ng direksyon nitong Cubao. At magiging mga patungo rin po ng Ortigas, nagkakaroon na po yan ng pagbagal hanggang makarating po yan dito sa may area po ng Boni Mandaluyong. Pagsapit po ng Guadalupe, may pagbagal na rin po yung patungo ng Estrella hanggang makarating dyan sa may bahagi po ng Buendia. Ang northbound lane ng EDSA sa may bahagi po ng Park Avenue hanggang dito sa Tramo area ay nagkakaroon na po ng katamtaman hanggang sa may pagbagal ng sitwasyon. Sa flyover po ng Magallanes, nagkakaroon ng pagbagal yung mga motorista na manggagaling po ng South Superhighway hanggang dyan sa may area po ng Dasmariñas, tapat mismo ng Dasmariñas Village. After po niyan, maluwag patungo ng Ayala area. At dito na po muli makakaranas ng pagbagal, approaching po ng Camp Aguinaldo hanggang dyan sa may service road po ng Santolan. Samantala dito sa area po ng C5, may mararanasan na pong pagbagal dyan sa may area po ng Pituazon, patungo po yan ng Livis hanggang makarating ng Green Meadows. Ganun din po yung mararanasan na sa may bahagi po ng Tiendasitas, hanggang makarating na po yan sa may area po ng kalayaan na market. Ang bahagi po naman ng Commonwealth area, dyan sa may bandang Litex patungo po ng Manggahan, may bahagyang pagbagal na yan. At maging itong area po ng Luzon patungo nitong Tandansora, nagkakaroon na po yan ng pagbagal sa ngayon. Dito sa may bandang area po ng Pilcoa, going to Elliptical Road, katamtaman hanggang sa may pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Paalala po sa mga motorista natin, ngayong araw po ng Merkules, ang ating po number coding scheme para po sa mga sasakyan ng plaka ay nagtatapos sa 5 at 6. Emma, wala aksidente ngayon?
Kanina pong madaling araw, Sir Jake, may nai-report sa ating karambola ng sasakyan dyan sa may bahagi po ng C5 Ortigas. Northbound lane po ito. Anong oras ito? Mga bandang alas 4 po ng madaling araw. Okay, limang sasakyan ha? Limang sasakyan po, yung nagkarambola po sa bahagi ng Northbound. Ano-anong sasakyan dito? Isang mixer po, isang UV Express, isa pong kotse, isa pong closed van, at isa pong Mitsubishi Mirage. So ngayon, wala na sila ngayon doon, naalis na lahat? Mga 4:35 po ng madaling araw na itatanggal na po yung okay. Karambola. Pero meron bang sugatan? Ang dami nung sasakyan, ha? Yung nai-report po sa atin, yung driver ng UV Express, ang nasugatan ho at nadala ho sa Rizal Medical Center. So, bali isa lang ang nasugatan? Isa lang po. Okay. Saan exact location niya nung sila yung nagbanggaan, Ortigas Avenue Extension? Hindi po. Bali C5 northbound po, Ortigas, sa may bandang ITI. Bandang ITI. O, sa bandang kanan, papunta ng Libis. Ano ha? Apo, yes, okay, sir. Sige. Maraming salamat sa iyo, Emma Loristo ng MMDA. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Isang aksidente ang nangyari ngayon. Ngayon po sa Meralco, wala pong advisory for any scheduled power interruption. Very good for today, September 21. Ang kulit ko, no? Talagang pinapadala ko ulit kay Rose yung picture. Kasi sabi ko, ganun, magkahawig din naman sila. Mahilig ka kasi sa love triangle. Hindi, magkahawig sila. O even yung mouth, ibig sabihin, siya rin ang hinahanap yung babae. Ano ba yan? Ba't ano yung malaking mouth? Oo, yan na parang sila ng shape, oh, ng bibig at saka ng mata. Diba, Rose? Tignan mo. Oh, magkamukha sila, oh. Ay, nako. Younger version. Younger version na. Obvious daw nasira. Nasira yung ilaw natin. Pero okay pa naman siya. Kahit pa paano. In the meantime, yan po nilalaman ng ating news, radio news, radioinquire.net, no, ha? Palitan ang dolyar natin pala, Arlene, 47.84. 47 pesos and 84 centavos. In the meantime, punta naman natin at 6.31. Mag-break muna tayo siguro, ha? Break muna tayo bago yung ating mga dyaryo, no, ha? Tama. Magbabalik po ang Banner Story. Ako po si Jake Madarazo. Ako po si Arlene De La Cruz. Open a box.